Good day guys! Kumusta po at isang mapagpalang araw sa ating lahat? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng tubig sa bagong 12x12 champion. So, kung mapapansin ninyo, naka-bubble wrap pa yung ating battery. Champion po ito, 12x12. Ito ay bibili na ng ating customer. So, buksan muna natin. Kasama siyang hose, tsaka may washer, tsaka nut. Ayan, free na po ito. At may instruction pa siya. Ayan, basa-basahin nyo na lang po ito. Ayan. So, ito yung pinaka battery. Ayan. So, ang brand sa battery na ito ay Champion MCB Motorcycle Battery Made by Motolite 12x12 3B Champion po ito. Yan po ang size or sukat sa battery nito. Ang ampere naman nito ay 12 ampere, 12 volt, low maintenance. Ano po ba ibig sabihin ng low maintenance? Ito po yung gitubig kong tawagin. O, mapapansin nyo, bagong-bago po ito, makintab pa. Dahil kaalis lang natin sa bubble wrap, ayan, bagong-bago po ito. So may anim siya na takip, tapos may singawan siya dito sa bandang kanang bahagi. Ayan, alisin nyo lang ito. Ayan, alisin nyo. Then alisin natin itong anim na takip na kulay dilaw. So ayan, bukas na. So ako, pagka maglalagay ako ng tubig nito, iniikot ko, binabaliktad ko, gusto ko patalikod. Ayaw ko nang nasa harap yung sticker ng battery. Gusto ko ganun, para walang harang, nakikita ko kagad yung tubig kung hanggang saan na. So start na natin. Pagkabagong baterya, ang ilalagay po natin dito ay hindi lang bastang tubig lang ha. Tandaan po natin yan. Battery solution po ang ating ilalagay nito. So ito po ang itsura ng battery solution. Ayan. Binuksan ko na po ito. Ayan. 1.250 SG. Ibig sabihin po niyan ay yan po ang sukat ng tubig na dapat full charge sa isang baterya. Ang SG naman ay specific gravity. Sulfuric acid po yan. Ayan. So ito nilalagay ko dito sa aking lagayan. Ayan, nilalagay ko dito para mas mabilis, saka nilagyan ko ng hose para mas mabilis na isalin dito sa mga butas na to, kasi maliliit po ang butas niya para hindi tayo masyadong mahirapan. So, umpisahan na natin. Thank you.
lang ang kanyang laman. So kailangan natin siya ng dadagdagan. So alisin lang natin itong, alisin ko lang itong takip sa ibabaw. Sabay sila. Yan, pas na. Ayan. Alisin ko to. Ayan. Ayan, puno na siya. Ayan, pansin nyo. Puno na po yan. Ayan. So, alisin na natin to. Ayan. Bigat yung takip. Ayan. O, dito. Ayan. So, continuous tayo pagsalin. Paglagay ng tubig. Mapapansin nyo, kumukulo po yung tubig, parang gumagalaw-galaw, parang umuusok. Kung iwan ko kung makikita sa camera, pero sa actual, sa personal talaga, nakikita mo siya na yan. Tumataas-taas yung tubig o tumatalsik-talsik ba. Tapos parang may kunting usok. Ibig sabihin, nagkakarga yan sa plates ng baterya dito, yung solusyon na nilalagay natin. Kaganyan, for example, tapos nyo na lagyan ng ganung tubig, huwag nyo naman pabayaan or huwag nyo hayaan na ganyan na lang. Kailangan kunting malasakit din tayo sa ating customer, ayusin din natin ang paglalagay ng battery solution sa mga baterya nila. Kasi pagkaganyan, okay na, hindi pa po yan okay. Hindi pa po na maayos ang pagkalagay niyan. Ayan. Hindi pa po siya pantay, wala pa sa ayos ang tamang level ng tubig. Ikutin ko lang. Ayan, hindi masyado makikita dito, pero kung mapapansin nyo, ayan, dito pa sa baba, oh. Hindi pa umabot dito sa guhit na to. Oh, hindi pa yan, kulang pa yan pagkaganyan. So, dadagdagan ko at ipakita ko sa inyo mamaya after kung managdagan, kung hanggang saan ang tubig nito. Ayusin ko lang, ha. Ayan, kung mapapansin ninyo, pantay na siya. I-adjust ko ang camera, ha, para makita nyo talaga. Ayan, pansin ninyo, ayan, oh. Pansin ninyo ng husto.
Ayan. Ayan, diba? Pansin nyo naman siguro, ayan. Parang malabo, ah. Ayan. Ayan, oh. Galaw-galaw ko ito. Ayan, no. Kasi nyo naman, pare-parehas yan. Anim po na kwarto kasi yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapat, parehas nyo, ayan. Kasi nyo naman, pantay, oh. Pantay ang pagkalagay natin ng battery solution, tubig, ayan. Ito, medyo mababa. So, dagdagan nyo. Ayan. Pero itong mga to, ayos na yan. Diba? So, dagdagan natin ng konti. So, ayan, nadagdagan ko na. So, ilapit ko ulit ang camera para makita yung husto. Ayan. Ayan, pansin nyo. Okay na. Hindi man talaga 100% na pari-parehas ang sukat at level ng tubig dyan. Ang mahalaga, malapit sa katotohanan. Diba? Sana nag-gets nyo po ang ibig kong sabihin. So, malapit na tayong matapos. Pagkaganyan, medyo may konting natilapon sa ibabaw. Punas-punasan nyo lang. Maghanda kayong basahan. Ayan. Tatakpan nyo lang. Ayan. Ibalik nyo yung takip niyang anim na piraso na kulay dilaw. Ayan. So, ayan. Tapos na. So, ikutin lang natin. Ayun. Ayan na ang ating bagong battery na champion na nilagyan natin ng battery solution. Try natin i-battery tester kung may karga na ba. Tandaan natin ang pagkabit sa battery tester. Yung kulay itim na alligator clip ng battery tester, dyan yung pagkakabit sa minus sign po yan. Ano po ba ibig sabihin ng minus sign? So, negative polarity. Ito po ang polarity ng isang baterya. Sana maliwanag po sa ating lahat. Ayan. Naman sa kabila, itong kulay pula na alligator clip ng battery charger, kung mapapansin niyo itong plus sign, ano po ba ibig sabihin ng plus sign? Positive po yan. Kulay pula po yan pag positive. Ito pong pulo ng baterya, ito po ang polarity. Diyan niyo po ikakabit ang kulay pula na alligator. Yan. Ayan. Kung mapapansin natin, nakakuha tayo ng reading na 12.3 volts. Kalalagay lang natin ang battery solution, nagkakarga na kaagad. So, maya-maya, tataas pa yan kasi nagsiself-charge po yan. Pusang nagsicharge po yan siya. So, after 1 hour niyan, pwede na gamitin. Nasa 12.6 na po yan. Full charge na po yan. Yun po kasi ang standard na karga ng isang baterya. 12.6. Ayan, tanggalin na natin. So, tapos na tayo. I hope nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bye!